baby look camera smile hi umiiyak po yan pag may camera biglang umiiyak Hi classmate! Grabe! Tara, shot muna tayo dito sa Japan. Joke lang, nandito lang sa BGC. Well anyway, ang sarap maging turista dito sa sarili mong bansa. Okay, sa sarili mong lugar actually. Kasi sa totoo lang, alam nyo ba na pag nakarating ka ng Makati, nakarating ka ng BGC, Ortigas, normally parang same lang din na nasa ibang bansa ka na. Siguro magkakaroon lang ng difference. Siyempre, itsura. Yung makikita mong mga tao, nang makikita mong mga tao, hindi. Ibang lahi, ang makikita mo kadalasan mga Pilipino. At ang pinaka-kakaiba, syempre yung lamig. Nakakamiss lang din yung lamig syempre pag nasa ibang bansa. Well, anyway, bigla ko lang na-miss ng sobra yung sana next year, no? Sana next year maging okay na ulit. Sana next year, this coming 2022, bumalik na tayo sa normal, di ba? Nakakasawa ng face shield, face mask na yan, di ba? But anyway, mabalik lang tayo nung what happened last year. Kasi maraming ibang nagko-comment sa akin na akala nila sobrang positive kong tao. But actually, ang reality, I just choose to be positive. Kumbaga, mas more on ako dun sa bagay na pwedeng may magawa ako. I'll just give you one example. Nung March 15 of 2020, nung nag-declare ng lockdown si President Duterte, March 16 actually, nung March 15 ng gabing yun, nag-isip ako ng talagang sobrang lalim na pag-iisip. Kasi sabi ko, hindi biro itong mangyayari. First of all, first time na magkakaroon ng lockdown sa buong buhay ko na ma-experience ko. And ang iniisip ko agad, number one, syempre yung mga handle kong tao na sa community namin, iniisip ko sila, sabi ko, what if hindi nila alam kung ano yung gagawin? And basically, ang isang tao, pag nakakulog, limited yung galaw mo, hindi ka nakakapunta kung saan-saan, at halos wala kang, hindi ka makalabas, normally negative talaga maiisip mo kasi ang katawan natin, we are designed to move. The moment ang katawan mo dapat gumagalaw siya lagi, the moment na hindi siya gumagalaw, automatic magiging negative. Parang isipin mo na lang ito, magaan naman tong boteng to, pero kung hahawakan ko to ng matagal, bibigat to. Hindi naman nagbago yung weight niya, but because sa tagal, bibigat siya at magiging masakit na siya sa kamay ko. Ganon din yung scenario sa life. Kaya, ngayon, ang naging tanong ko sa sarili ko, okay, lockdown na, nasa bahay na lang. Ano yung pwede kong magawa? Then, doon ako nag-focus sa bagay na pwedeng may magawa ako. Kaya, sinip ko talaga literal lahat ng community under sa team ko na nag-ship kami ng online. Yung po talaga yung ginawa namin, nag-ship na kami agad ng online kasi sabi ko, hindi ko naman alam kung gaano katagal. At least sabi ko, walang magiging risk. Kasi nakwento ko nga to before na ang personality ko, katulad dati, pag gumigimik ako sa Bicol, eh normally pag mga alas 12 na ng gabi, wala ng jeep. Kaya habang nag-aantay ako ng jeep, naglalakad na ako pa uwi. Para wala man dumating na jeep, hindi man ako makasakay sa jeep, pero at least naka-uwi ako because naglakad ako. Now, ganun din naging thinking ko last year. Sabi ko, okay, hindi pwedeng makalabas. Hindi ko alam kung kailan matatapos yung pandemic, kung matatapos ba siya ng 1 month, ng 2 months. And then, I don't want to take the risk. Kumbaga, 1 month is too long. Sobrang haba ng isang buwan para sa isang tao na wala kang gagawin for the whole month. Kaya, ang ginawa ko, binaliktad ko. Ginawa ko first, sabi nga nila, you need to walk the talk. Tinadtad ko ng schedule yung sarili ko. Grabe yung schedule ko. Nagkaroon ako ng 5 Zoom meeting every day. Every day yun, the whole month. Actually, grabe, naalala ko noon, around 12, 3, 6, 9, and 12. Ganun ka-grabing schedule ko, iba pa yung mga kausap ko in between kasi may mga calls pa ako, may mga texts pa ako. Tinodo ko yung pagka-busy ko, and true enough, after a month, extended yung lockdown, extended yung pandemic, nagtuloy ng tuloy, pero yung kami, naka-momentum na. 3 to 4 months, harvest period kami agad. Ang nangyari sa community na natin, within 3 to 4 months, grabe, nag-jump up talaga yung mga income namin times 3, times 4, times 5. Kaya nga ang nangyari, ang dami sa amin nagkaroon ng mga sports car, kumita ng malalaki talaga ng sobra, from nag-50,000, nag-100,000, nag-200,000, from 100, nag-500,000, from 500, nag-go 1 million, may mga nagpagawa ng bahay. To cut the story short, ang pinapoint out ko lang, classmate,
ako, lagi ako namimili, ano ba yung pwede kong magawa sa sitwasyon na meron sa akin. Kaya nga, just like last year, in-enjoy ko ng sobra. I enjoy myself na nagkaroon ako ng maraming time sa anak ko. Kasi nasa condo lang kami, hindi na kami makalabas. Nagkaroon ako ng maraming time sa baby ko. Natapos ko yung mga laro ko sa PlayStation na tagal ko na, taon na sa akin. Tagal ko na that time na bumili ako ng PlayStation 4, pero hindi ko talaga naglalaro kasi nga sobra akong busy. But because of the pandemic, natapos ko lahat ng mga nilalaro ko. And doon ulit ako na in love sa pag-games na hanggang ngayon naglalaro na naman ako sa PlayStation 5. Now, yun lang yung gusto kong ma-point out sa inyo, classmates. Sa bago matapos tong vlog ko, kasi kating-kating na po akong uminom. At syempre, ang kadate ko po talaga, itong mga kasama. Ito po talaga yung mga kadate ko. Yan. Yan po yung mga kadate ko. Ayan. At ito pong nagwawalang anak ko. Baby, baby, baby. Look, camera. Hi! Umiiyak po yan. Pag may camera, biglang umiiyak. Well, anyway, ang point ka, classmate. Ako, nag-focus lang ako palagi sa mga bagay na alam kong makakabuti sa akin. Pag heartbroken ako, iisipin ko na lang na, okay, tapos na yung contract namin, hiwalay na kami, I need to move forward, mag-focus na ako sa mga masasayang nangyari sa amin. Nanakawan ako ng cellphone, example, iisipin ko na lang yung cellphone na yun, tapos na yung kontrata namin, and I need to move on, hanap na lang ako ng panibagong cellphone. Yung kotse ko nagasgasan, iisipin ko na lang na, because sa pagkabangga ng kotse ko, hindi ako nakaabante, and baka na-save ako, kasi mali mo, dun sa unang palap, maa-aksidente ako. Kailangan akong magasgasan ng kotse para matigil ako, para hindi sa akin mangyaring aksidente. In short, I just focus. I'm just focusing myself. Inahanap ko ano yung maganda dun sa nangyayari sa akin. In spite kahit kaano man ka hindi kaganda yung nangyari sa akin, isa lang sure ko, makakahanap ako ng way or makakahanap ako ng lesson na ma-feel ko sa sarili ko na magiging feel good ako. Kumbaga magiging jibe ako, magkakaroon ako ng good vibe because of that. Yeah, sana classmate, yun din ang isang skill na matutunan nyo. Kahit ano man ang mangyari sa inyo, sigurado ko meron kang mahanap na magandang rason bakit yan nangyari sa inyo. Okay, docs? Kaya paano niyang classmate? Dito na muna kami.